mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang mga nangungunang balita sa araw na ito. Probinsya ng Aklan, nakapagdala ng 32 panibagong kaso ng COVID-19. May report si Rio Trico. Nadagdagan ng 32 panibagong kaso ng COVID-19 ang probinsya ng Aklan as of September 9. Dalawa po nito ay mula sa bayan ng Tangalan, 7 sa Malinaw, 2 sa Kalibo at Ibahay at 1 naman sa Numansya. Sa tala ng Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, ang Aklan ay may kabuuang naitalang kaso na umabot sa 12,080. 11,371 ang mga gumaling, 402 ang aktibong kaso at 307 ang namatay. Samantala, nitong September 7, naitala ang pinakamababang numero ng mga nagpositibo sa nasabing sakit sa probinsya mula buwan ng Agosto hanggang sa kasalukuyan na umabot lang sa 5. Simula September 1, nananatili namang mababa ang positivity rate na hindi umabot sa 45% kada araw, kung kaya't binaba na ang quarantine classification mula MECQ na sa ilalim na ngayon ng General Community Quarantine ng Aklan hanggang sa katapusan ng buwan. Rio Trico, Kalibo Cable News. Travel pass na pirmado ng mga municipal mayor sa bawat bayan, papayagang makapasok sa bayan ng Kalibo. My report, Julie Vicente. Pahihintulutan lamang na makapasok sa border control checkpoint sa bayan ng Kalibo ang travel pass na pirmado ng mga municipal mayors sa bawat bayan sa probinsya ng Aklan. Ito ay batay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Belshazzar Villanoche, Chief of Police ng Kalibo Municipal Police Station. Ayon sa kanya, ang mga travel pass na pirmado ng alkalde sa bawat bayan ang papayagang makapasok ng Kalibo Border Management Teams at 50 non-essential travelers lamang ang pinapayagan dito, maliban na lamang sa mga nangangailangan ng medical services at mayroong importanteng lakad. Dagdag pa rito, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa pagpapatupad ng curfew hours at mga health protocols sa kabiserang bayan. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. Mga negosyante sa Kalibo Shopping Center, ikinagalak ang pagbukas ng kanilang establishmento. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Hindi matatawaran ang saya na naramdaman ng mga negosyante katulad na lamang ng mga barbero, nagtitinda sa karinderya at iba pang naghahanap buhay sa Kalibo Shopping Center. Ito ay matapos na payagan ng buksan ng kanilang mga negosyo simulang isailalim ang probinsya ng Aklan sa General Community Quarantine. Ayon sa isang barbero, tanging diskarte lang sa buhay ang ginawa nila para mairaos ang kanilang pang-araw-araw at makakain sa loob ng 2 buwan at kalahati sa gitna ng tigil operasyon nila. Ayon sa may-ari ng karinderya na hindi naging madali ang mawalan ng hanap buhay lalo na't may umaasa sa kanila na pamilya. Dagdag din ito na mahirap ang buhay at sitwasyon nila dahil sa matumal na benta ngayong pandemya. Sa kabilang dako naman, pinapaalahanan ang negosyante na ugaliing sundin ang health standards sa kanilang mga establishmento. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Panukalang ramp pump project sa Barangay Manika at Tuktuga sa bayan ng Libakaw, binisita ng DOST. Alamin sa report ni Julie Vicente. Nagkaroon ng Department of Science and Technology ng site assessment sa isinusulong na ramp pump project para sa potable water supply sa Barangay Manika at Loktoga sa bayan ng Libakaw, Aklan, para tingnan at suriin ang lugar kung angkop ito sa nasabing proyekto.
Sa panayam ng Kalibo Cable News, kay Ms. Dina Rose Tibobos, Provincial Director ng DOST Aklan, ang proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology at Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated, kung saan isa itong non-government organization na nakabase sa Bacolod City. Layunin ng proyektong ito na matulungan ang mga residente sa nasabing lugar na magkaroon ng potable water supply dahil karamihan sa mga nakatira sa nasabing barangay ay malayo pa ang kanilang pinagkukuhanan ng inuming tubig. At maliban dito, ay maaari rin itong gamitin sa mga farm sa lugar. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. No Movement Sunday sa Bayan ng Tangalan inalis na. Narito ang balita ni Era Joy Briones. Ngayong nasa ilalim na ang probinsya ng Aklan sa pinakamababang quarantine classifications, kaya naman kinumpirma ni Tangalan Mayor Gary Fuentes na tinanggal na nila ang No Movement Sunday at magiging epektibo ito sa araw ng Linggo. Ito ay nangangahulugan na pwede nang buksan ang mga establishmento komersyal at pag-alis ng mga barangay border control checkpoints. Matatandaan na isang bayan ng Tangalan na nagdeklara ng No Movement Sunday sa kasagsagan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Aklan. Sa loob ng 5 linggong pagpapatupad nito ay nakatulong ito sa pagbaba ng kaso at paglimita sa mga tao na lumabas. Dagdag dito ay ang kanilang panawagan sa publiko na sundin pa rin ang basic health protocols para sa patuloy na pagbaba ng kaso ng Coronavirus Disease 2019 sa probinsya ng Aklan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Katunggan Itibahay Ecotourism Park pasok bilang finalist sa 2021 para El Mar for the Seas Marine Protected Area Awards and Recognition. Balitang hatid ni Rio Trico. Pasok sa top 4 finalist ang Katunggan Itibahay Ecotourism Park sa Best Mangrove Award category ng 2021 para El Mar for the Seas Marine Protected Area Awards and Recognition. Ikinatuwa naman ito ng pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Ibahay dahil isa sa mga prioridad ng programa nito ay ang environmental preservation at protection. Ngayong September 10, malalaman kung sino ang mananalo sa gaganaping Linking of Champions. Nakasama rin sa top 13 most outstanding marine protected area in the country, ang Bugtong Bato Marine Protected Area. Ang Para El Mar ay isang biennial event o idinadaos kada 2 taon ay hino-host ng Marine Support Network na kinabibilangan ng nasa 20 organisasyon. Layunin itong kilalanin ang mga best practices ng marine conservation at protection sa bansa. Rio Trico, Kalibo Cable News. Bayad sa RT-PCR test, bagsak presyo na sa Roja City. Napagdesisyon na ng Roja City Government sa pamamagitan ng sangguniang panlungsod na ilagay sa mababang presyong RT-PCR testing fee para sa mga taong magbabiyahe para sa trabaho at iba pang mga pakay ng mga residente. Sa kanilang regular session nitong September 7, araw ng Martes, inaprubahan ng sangguniang panlungsod ang request ni Roja City Mayor Ronnie Dadivas na i-adjust ang testing fee mula sa 3,800 pesos na gawin itong 2,800 pesos na lang base sa guidelines ng Department of Health. Ayon kay Mayor Ronnie Dadivas, libre ang swab test sa mga close contacts and COVID-19 suspected cases na residente ng Roja City, ngunit hindi suspected o close contact ang ibang mga residente na required sa kanila kung magbabiyahe sila sa labas ng lungsod para sa trabaho at iba pang layunin ito. Kaya't nag-request si Mayor Dadivas sa City Council na magpasa ng ordinansang ilagay sa mababang presyo ang RT-PCR testing fee para sa mga walk-in persons na magpapatest sa Roja City Diagnostic and Laboratory Center. Dahil sa pag-aproba nito, nagpapasalamat ang alkalde sa mga konsehal, lalong-lalo na kay Councilor Paul Badicados sa pagsulong ng nasabing ordinansa. John Juan Odgorin, Kalibo Cable News. Booster shots para sa mga medical frontliners sa Iloilo, papayagan na. Alamin sa report ni Isa Meza Ulda. Inaprubahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang booster shots para sa mga medical frontliners sa mas karagdagan pang proteksyon laban sa coronavirus disease o COVID-19. Anya, napapagod rin umano ang mga medical frontliners kaya't nararapat na mabigyan sila ng karagdagang proteksyon
lalo na't patuloy pa rin tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Ipinahayag naman ng City Epidemiology and Surveillance Unit na mayroong breakthrough infection sa mga individual na tapos ng mabakunahan, pati ang mga fully vaccinated ay nagkakaroon pa rin ng symptomatic episodes. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, ang booster dose ay isa pang dose ng bakuna na ibinibigay sa mga nabakunahan na para maibalik ang proteksyon na unti-unting nababawasan paglipas ng panahon o tinatawag na waning immunity. Samantala, nasa 54.70% na ng populasyon sa Iloilo ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna at inaasahan ngayong buwan ng Setyembre na maabot ang 50% ng mga individual na fully vaccinated. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Digital Farmers Program 102, isinagawa ng ATI Region 6. Nagsagawa ng isang aktibidad ang Agricultural Training Institute Region 6 kung saan sila'y nagsanay sa pagpapaunlad ng produksyon gamit ang makabagong teknolohiya. Kaya't nagkaroon ang ATI Region 6 ng Digital Farmers Program 102 nitong September 7 and 8 sa probinsya ng Aklan kung saan nakilahok sa nasabing training ang 20 magsasaka at kanilang youth partners. Nakapaloob sa DFP 102 ang diskusyon tungkol sa advanced agricultural apps, advanced social media marketing, e-commerce at introduction sa paggamit ng electronic wallet application na PayMaya. Ang naganap na programa na online session sa Aklan ay kabilang sa back-to-back track na kasalukuyang iginaganap sa probinsya ng Antique. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Mayong adlaw sa tanan, amo ni aton latest weather update sa karon nga adlaw, Biyernes, September 10, 2021. Sa karon basi sa aton latest analysis, ang southwest monsoon o hangin habagat amo nag-apekto sa central kag southern Luzon pati na ang western Visayas. Sa karon gina-enhance ini siya sang bagyo na aton gina-monitor nga si Bagyong Kiko nga as of alas 10 kay nasang aga kag basi man sa aton nga latest tropical cyclone bulletin number 13 naging issue subong alas 11 man sang aga, ang sentro sang mata yara sa kalayoon nga 220 kilometers northeast of Kasiguran Aurora or 220 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. May dala ini hangin nga maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour kag pagmadlos Agustines nga magalabot sa 240 kilometers per hour. Sa karon maghuhulag ini siya pa west northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala man kita sang tropical cyclone wind signal naging issue diri sa aton sa western Visayas samtang ang prevalent weather system naton sa karon is ang hangin habagat. Kung sa diin ang western Visayas posible na maka-experience siya sa sunod nga 24 hours sa mga pag-ulan nga dala sining southwest monsoon o hangin habagat. Para naman sa aton forecast track intensity outlook, ining si Typhoon Kiko gina-forecast naton base sa available or sa latest nga tropical cyclone bulletin as of alas 11 kaina sang aga nga magahulag ini siya generally pa northwest o north northwest pakadto sa Babuyan Islands Batanes area. Sa karon although manubo, hindi lang naton pag rule out ang posibilidad nga posible pa ni siya gyapon maglandfall sa northeastern portion sang Cagayan. Posible ini siya magwa sa aton Philippine Area of Responsibility by sa Minggo sang hapon or sa gabi. Ginabisuhan lang gyapon ang publiko na maging aware kag mag-update sa mga latest monitoring sang pag-asa sa ning bagyo. Kasarangan tubtub mabaskog nga hangin halin sa nabagat na nakatundan o southwesterly direction ang mga ibabaw sa western Visayas, sa diin kasarangan tubtub babalod ang ato na mga kadagatan. Take note naton nga although wala kita sang gale warning sa karon nga magin issue diri sa western Visayas, ginabisuhan gyapon naton ang ato nga mga pumuluyo kag mga kauturan nga gyapuyo sa coastal areas pati na ang may ara sa mga glagmay nga sakayan pang dagat kag pati mga glagmay nga mga bangka kag baruto nga magandam gid maghalong kag maging aware gid sa mga peligro kag hazards nga dala sa mga dlagko nga mga balod kag kusog nga mga huyop sang hangin. Para sa aton forecast range of temperature sa karon nga adlaw, western Visayas generally yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 5:54 sa hapon, mabutlak buwas alas 5:40 sang kagahon. Sa gamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw, para sa mga dugang nga impormasyon bisitahan lang ang aton nga official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST, ako si Ferds Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si John Ronald Guarin at ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!